Ikatatlo ng Hunyo, Lunes, ang paggunita kay San Carlos Luanga at mga kasama, mga martir. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Sinabi ng mga alagad kay Jesus, "Talaga, tahasan ka nang nangungusap ngayon at hindi na sa paghahambing nagsasalita. Alam na namin ngayon na alam mo ang lahat at hindi mo kailangang may magtanong pa sa iyo. Dahil dito, kaya kami naniniwala na sa Diyos kagaling." Sumagot sa kanila si Jesus, "Naniniwala ba kayo ngayon? Narito't parating ang oras at sumapit na upang mangalat kayo, ang bawat isa sa kanya-kanyang sarili, at ako naman ay iiwan yung nag-iisa. Ngunit hindi ako nag-iisa sapagkat kasama ko ang Ama. Sinabi ko sa inyo ang mga ito upang sa akin kayo magkaroon ng kapayapaan. Nagdadalamhati kayo sa mundo, pero lakasan niyo ang loob. Nagtagumpay ako sa mundo." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pagsasadiwa, narito't parating ang oras at sumapit na upang mangalat kayo, ang bawat isa sa kanya-kanyang sarili, at ako naman ay iiwan yung nag-iisa. Ngunit hindi ako nag-iisa sapagkat kasama ko ang Ama. Batid ni Jesus na bilang na ang mga araw niya sa daigdig. Hindi siya nangatog sa takot. Sa halip, tiniyak niya sa kanyang mga alagad na magtatagumpay siya sa harap ng mga pagsubok at darating na pagpapakasakit. Kapag naganap ang lahat ng ito, hindi dapat panghinaan ng loob ang mga alagad, bagkus kailangang manatiling positibo. Tinatawagan ni Jesus ang kanyang mga alagad na manatiling buo ang loob at matapang at hindi lamang basta maging mga masayahin. Pagkaraan ng ilang oras, darakpin si Jesus at pararatangan sa korte. Ang mga pangyayaring ito ang maghatid kay Jesus patungo sa oras na kanyang ipinahihwating. Magiging masaklap ang sandaling iyon sapagkat pagkatapos ipakilala ni Jesus ang kanyang sarili sa mga alagad, iiwan siya ng mga ito at magpupulasan sa takot. Bagamat mahalaga para kay Jesus ang presensya at maitutulong ng mga alagad, hindi siya magtatanim ng galit kahit iniwan siya ng mga ito. Batid ni Jesus na hindi siya pababayaan ng kanyang Ama sa langit na kapiling niya tuwi na. Pagsasagawa, sino-sino ang mga taong maaasahan mo sa panahon ng kagipitan? Katulad ni Jesus, itinuturing mo rin ba na pinakadakilang tagapagtanggol mo ang Ama sa langit?